Yow, guys! Check, kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules, mga Lodi. Grabe yung nangyari kagabi. Sino mga nag-trade kagabi? Mga Lodi, antindi na nangyari kagabi. Na umabot tayo ng 73.2. Ayan, 73.2. Nag-all-time high na naman tayo. Pero kung papansin ninyo, mga Lodi, once na tumatama o nakakatala tayo ng all-time high, lagi tayong nag-bounce down. Bounce down. Nagda-downtrend, no? So, mayroon na tayong idea sa susunod. Baka mamaya, pag kinamit mamayang gabi yung 74K, malamang, nagda-downtrend ulit yun. Parang ganito yung nangyari. So, kagabi, ang daming kumita sa Telegram. Ha? Malulupit yung mga idol natin dun. Gising sila. Antindi na nangyari. Mga Lodi, profit sila. So ayan, ha? ito yung atin. Nakita nyo naman, CPI report kasi, no? At tuwing CPI report, grabe yung nangyayari, mga Lodi, no? Talagang magalaw yung ating market. So ngayon, naka-recover na tayo, balik tayo ng 72. No? At kagabi pala, tinanong ko kay Boss Robo, kasi di ba nagdadagdag ako ng aking margin. Sabi ko, Boss Robo, ano mangyayari kapag naubos yung margin ko? Sabi niya, wala mangyayari doon, as long na panalo ka, babawas lang siya dito sa profit mo. Doon lang siya babawas, no? Walang mangyayari doon, sabi niya, no? Basta panalo ka, sabi niya ganoon, no? So ayun. So simula ngayon, baka hindi ko na magdagdagan yung margin ko, ay ako na lang 'yan hanggang maubos. At least alam ko na. Ayun. Sa mga wala pang BitGet, mga Lodi, ang lupit, ha. Meron ako napanood kanina, grabe na sila sa bagay, kasi kagabi, sinabi ni Boss Robo nga, no? Ito, medyo naging idol ko si Boss Robo. Ha? Sabi niya nga, yung mga nagtuturo, yung mga guru-guru, mga Lodi, kasi ito kakapanood ko lang actually, sa tabi ko kasi yung TV. Eh. May pinapanood akong content creator na Pinoy. Eh. Pero hindi sila Tito Vlogs. Siyempre yun, medyo mga idol ko rin yun. Kaya lang, sabi nga ni Boss Robo, kung talaga magaling kayo, mag-live kayo ng trading, di ba? Katulad ng ginagawa niya, no? Para talagang nakikita kung nananalo o natatalo. Kasi sabi, kasi nagtuturo kayo ng mga trading eh. Meron kayong mga pinapabayaran, sabi ganun, no? Pero hindi dapat mas maganda kung nakikita nagte-trade kayo, kumbaga anong tawag doon? Gawin nyo yung mga tinuturo nyo live para makita, parang gano'n, kung talagang nananalo. Parang gano'n lang, ha. So, ayun yung na-realize ko. Sabi ko, ba't parang si Boss Robo lang ngayon nagla-live ng trading, tapos talagang makikita mo kung nananalo o natatalo. Di ba? So, syempre, doon, nag-ano tayo, nag-isip tayo, sabi ko, medyo nga, yun, ha. Kahina-hinala. Eh, nahinala yung mga galawan nila. Parang lagi nilang nire-report, panalo sila. Pero hindi mo naman nakikita yung panalo nila. Hindi mo naman nakikita kung talaga nananalo sila sa trade, di ba? So, ayun, no? Bahala na kayo dyan, mga Lodi. Basta tayo, kung wala kayong crypto exchange, andyan yung BitGet. Everyday naman ako nagre-report sa inyo ng BitGet ko, mga Lodi. Nakikita nyo naman yung trade natin. Baka mamaya, magti-trade ako pero puro short lang. Kasi hindi ako pwede mag-trade ng long dahil papatong yun sa trade ko. So mamaya chichempo tayo ng mga short trade. Kung tatamaan ulit yung tawag dito, all-time high, malamang magda-downtrend ulit yun, mga Lodi. So hindi sure ha, mga Lodi. Kasi ganun yung mga nangyari. So ayan, bago tayo mag-start ng mga report natin o mga news natin sa crypto, mga idol, palike lang muna ng video natin, mga Lodi. Libreng-libre naman po ang like, mga Lods, no? At malaking tulong yan sa ating channel. So ayan, mag-update na tayo. Bago tayo sa crypto news, mga Lodi, tirahin muna natin tong Kydro dahil medyo medyo urgent, mga Lodi, no? Sabi nga, shoutout kay Skyla ba? Siya yung nagtag sa akin ito. Tsaka to, si Warded, no? Sabi dito, unlock a piece of Kydro Chronicle Magic Events. Starts at March 30, 9 PM. Mamaya, yan, mga Lodi. Tapos matatapos siya ng March 14. No? 9 PM din dito sa PH natin, mga Lodi. Ay hindi, 15 pala. Dito sa atin, no? Miners will also be getting a special pixel bot skin. So ayan, yung mga isang 24 hours lang daw to eh. Kydro is kicking off a pre-charge mint event in less than 24 hours. Mint your NFT by visiting kydro.com and signing in
Using your Ronin Wallet event. Using your Ronin Wallet. Event runs from March 30, 9 p.m. at March 14, 9 p.m. Ayan. March 14, 9 p.m. naman sa PH to March 15, 9 p.m. naman. No? So, bukas pa tayo, mga Lodi. Bukas ng alas 9. No, magkakaroon tayo ng pre-ana, pre-mint yan. Ano ba yung Kaidro? Ano may gameplay ba yan, mga Lodi? Ano ba yung Kaidro na yan? No, so ito yung gameplay niyan. Pinakita sa atin ni Kaging Malupit. Kaging Chiquito. Ayan, tignan natin. Ayan, parang ganito yung kanyang gameplay, mga Lodi, no? Bakbakan. Parang mga Kresha to, mga robot. Ayan, so magkakaroon ng mga, hindi natin alam kung ano yung mamimint natin, ha, mga idol, ha, paalala lang. Kasi nga, hindi natin alam kung item, weapon, character yung mamimint. No, pero 24 hours lang yan, ha, mga Lodi, ganyan. Baka item, baka baril, mga ganun, no? So, pre-minting yan, o baka naman ano, tawag dito, pet. No, pet na dragon. Pwede rin. Oh. So, ka-partner to ng Ron, mga Lodi, isa na namang partnership ng Ronin, napakatindi talaga ng Ron. So, ito yung kanilang gameplay, barilan, bakbakan. No? Parang ano, no? Parang spider tank ng Gala Games. Mga idol, no? Ganyan, no? Oh. Pero may mga mission. Ito, mukhang ano to, boss battle tong ginagawa nila dito, mga Lodi. Ayan, oh, parang ito yung boss, oh. Nasa gitna, oh. Ayan yung boss nila, oh. Oh, boss battle. So, ito yung Kaidro, ha. So, medyo solid to, mga Lodi. At abangan natin yan. So, sabi nga dito, alas 9 bukas ng gabi. At alas 9 rin sa March 15 matatapos yung... Ayan, oh, dito. Ulitin natin, ha. Sa Pilipinas, mga Lodi, March 14, 9 a.m. pala. 9 a.m. bukas ng umaga pala. March 14, 9 a.m. tas matatapos ng March 15, kinabukasan ng umaga rin. 9 a.m. din, mga Lodi. So, pre-mint lang yan. So, punta kayo sa kaidro.com. Ayan, sign nyo yung Ronin wallet nyo doon. O, diba? So, makakapag-mint kayo. Mamaya, hindi ko pa rin ito nagagawa. So, check natin ito mamaya, mga idol, no? So ayan, libreng-libre yan. At baka mali nyo, imamint nyo dyan, magmahal sa mga susunod na future. Susunod na future, oh. Oh, ayan ha. So ayan na nga, mga Lodi. Alright, pre-risk. No, ayan, I have your first assignment. Log into kaidro.com with your Ronin wallet. Oh, ito na nga yun. No? To create your crate, this mint will begin 24 hours from now and be available for 24 hours. Share this message and far and wide. Share this message far and wide. We have many crates to distribute. So mukhang lahat magkakaroon basta makalagin ka lang dun sa ano, sa kaidro.com at i-connect mo yung iyong Ronin wallet. So mukhang lahat 'yan magkakaroon, mga Lodi. So kita-kits tayo bukas ng umaga diyan, mga idol. At ano 'yan, malupit 'yan. Hindi pa tapos. Sabi ko lang kita, kids, hindi pa tapos yung video. Excited ka. So, ayan. O, ayan na nga, mga Lodi. Tapos, punta na tayo sa ating malupit na news, mga Lodi. Ito, unahin ko na tong El Salvador, mga Lodi. Alam nyo, yung El Salvador, nung nasa baba pa lang ang Bitcoin, mga Lodi, talaga nag-invest na sila. Medyo ngayon, medyo malupit na sila, mga Lodi. No? El Salvador Congress approves a reform to income tax law, reducing rates for 30% to 0%, mga Lodi. Antindi naman yan. For international investment and money transfer. So, wala nang tax sa mga international investment and money transfer. This move is expected to draw even more global wealth to the country. So, dahil nga panalo sila, mga Lodi, sa Bitcoin. Sabi nga dito, El Salvador will be able to pay off the IMF if Bitcoin hits 100,000 and never have to talk to them again. O, di ba? Ganong kaangas ang El Salvador ngayon, mga Lodi. They're probably the most attractive country in the world to go live just because they embrace Bitcoin, says billionaire Tim Draper. O, medyo matindi yung ano, yung mukhang isa, isipin nyo. Mga idol, dati silang, hindi ko alam kung poor country sila dati, pero parang eh. Di ba? Tapos dahil in-embrace nila yung Bitcoin, yung bear market, ngayon, baka isa na sila sa pinakamatinding tawag dito, country o bansa. Di ba? Dahil in-embrace nila yung Bitcoin. Sipin nyo, Bitcoin ang nag-ahon sa bansa nyo.
Ang lupit niyan, mga lodi. Tapos etong matindi. Ang yabang ng Bitcoin ngayon, mga lodi, sa totoo lang, no? Ang angas. Pakinggan niyo dito si Michael Saylor, ha? Pakinggan niyo mabuti, mga idol, ha? Pakinggan niyo lang. Most of the people who are buying assets at some point want to sell the assets at a profit. So let me say it a different way. Okay. Ito, mga lodi. Pakinggan niyo yung malupit na bibitawan ni Michael Saylor dito, mga lods, ha? Yeah. People that use fiat currency as a store of value, there's a name for them. We call them poor. As a store of value, there's a name for them. We call them poor. Grabe, no? Lahat na mga gumagamit ng fiat currency, mga lodi, tawag ni Michael Saylor doon is poor. Okay. Anybody that's richer in the real estate, because they say it a different way. Okay. People that use fiat currency as a store of value, there's a name for them. We call them poor. Yabang na ni Michael Saylor, no? Samantalang dati, dami nang baba sa kanya. Kasi bumibili siya ng Bitcoin kahit sobrang baba, pababa. Ang sinasabi ng mga tao, ba't bibili ka ng Bitcoin? Palugi. Pababa yung Bitcoin, bili ka ng bili. O anong ginagawa niya, mga lodi? Pababa man o pataas ang Bitcoin, bili siya ng bili. At ngayon, magkano na yung ano niya, asset niya? Nasa 600 billion na ba? No? Okay. Yung profit niya, no? Bukod pa din yung capital niya. Profit niya, mga lodi, umabot na ng mga 600 billion dollars. No? At hindi pa tapos ang pag-pump ng Bitcoin, ha? Mga lodi, tandaan niyo, wala pa tayo sa bull market. Hindi pa tayo nag-having event. Paano na lang kung mag-having event na tayo at mag-parabolic na tayo? Ano, siguro umiilaw na to si Michael. Umiilaw na to. Mga lodi, Diyos na yan. Taragis yan. No? Isa na sa pinakamayaman sa buba. Baka nga siya na pinakamayaman, eh. Di ba? Ganong kalupit, mga lodi. Alam nyo ba si Drake? Yan. Sinama pa, dinrap ni Drake, no? Pinost ni Drake, no? Yung kanyang, yung mga post ni Michael Saylor sa Instagram niya. Ayan, sabi dito, rap legend Drake post ang Michael Saylor Bitcoin video to his 146 million Instagram follower. Mga lodi. Does it ever have to be a currency? Or do you think it ever becomes a quote-unquote currency? It doesn't have to be a currency. Nobody's trying to buy a cup of coffee with a fraction of their building on Fifth Avenue, right? Parang piniloso po yung nag-i-interview din, ha? No? Basag, ha? No? Medyo lumalawak na yung ano na ito. Si Michael Saylor, parang ito na, vengeance is sweet, ha? Parang inisip niya, ano, dati, ha? Tinotony niyo ako, ha? Kumbaga, binabayabas niyo ako dati, ha? Ngayon, bawat interview ko sa inyo, papakita ko sa inyo, ha? Kayo yung babayabasin ko ngayon, no? Wala na siyang dapat patunayan, mga idol, dahil kung titignan yung asset niya, wala na. No, ayun eh. Isa na siyang genius eh. Dati, ano siya eh, stupid. Kasi bumibili siya ng mababang Bitcoin. Eh, yun yung ano, sinasabi sa kanya. Stupid siya or hindi siya, wala siyang alam sa financial. Pero nung ngayon, ano na siya, isa na siyang genius. Diba? Dahil pinatunayan niya yung talagang... ano niya, yung plano niya, no? Parang noon sinasabi niya, sige, bahala kayo, bash niyo ako ngayon. Pero hintayin lang natin. O ngayon, nag-uumpisa pa lang, ha? Wala pa tayong having event, mga lodi. Tapos, mga idol, kahapon bumili pa sila, di ba? Nung nag-72 yung BTC, bumili pa ulit si Michael Saylor noon. Isipin niyo, si Michael Saylor bumibili every all-time high na, hindi na sa pagbaba. Ganun niya ganun siya kalupit sa Bitcoin. Michael Saylor, when Bitcoin was 16,000, we are all ready to ride to it at it to zero. So, kahit sabi ni Michael Saylor dito, mga lodi, kahit na bumaba ng 16,000, pag bumaba ng 16,000 yung BTC, kahit na umabot pa ng zero yan, sasabayan pa rin yan ni Michael Saylor. Parang ganun yung niya rito, mga idol, no? Ganun siya kalupit. Nako. Kung nung 2022 bear market, mga lodi, walang pumapansin sa kanya. Malamang sa bull market sa 2025, eto na ang laman ng lahat ng balita, no? Si Michael Saylor na yun laging makikita nyo. Kahit dito sa mainstream media, baka may interview na rin yan. No? Mas mayaman na siya kay Elon Musk. Depende, hindi natin alam, ha? Tapos sabi dito, mga lodi, syempre may mga hindi papatalong institusyon. Yeah? Syempre, BlackRock and Fidelity now holds 331
560 Bitcoin worth over 23.4 billion for their spot Bitcoin ETF. Billion to mga Lodi, ha? Billion, ha? With a V. With a V. B with a B. 23.4 billion dollars. Grabe na yan. No? Kahit na mabuhay ka araw-araw ng marangya, hindi mo maubos yan sa lifetime mo. Di ba? So, ayan. Tapos mga Lodi, ano, grabe na kasi mga balita sa Bitcoin ngayon, mga Lodi. Eh. No, talagang puro hype na eh. Ito, oh, ETF to be offered to institutional and retail investor across to India. Ayan, 1.4 billion patient capital management just filed with the SEC to buy Bitcoin ETF with up to 15% of opportunity trust fund. Oh, yung patient capital management yan. Ah. Oh, tapos ito naman, Bitcoin overtakes the Swiss franc to become the 13th biggest currency in the world. Oh, di ba? London Stock Exchange to accept application for Bitcoin. So lahat na, mga Lodi, no, puro bullish news. Mukhang delikado, ah. Pero hindi, nag-i-start pa lang kasi. Kasi dati, mga Lodi, once wala pa eh, hindi pa alam eh. Hindi pa alam ng maraming tao. Kasi ang pinaka-sign na magkakaroon na ng bear market is yung talagang alam na ng buong mundo yung Bitcoin. Ultimo yung kapitbahay mo, tinatanong ka na, uy, Jeb, di ba nagbi-Bitcoin ka, Jeb? Gagawin ko, ano, cryptocurrency ka, di ba? Ano tayo dyan? Sali tayo dyan? Sali mo ako. Kahit yung mga walang alam sa Bitcoin o sa crypto, gusto na nila mag-crypto, ayun na yung sign na nasa top na tayo. Mga Lodi, yung lahat na is gusto magkaroon ng fraction ng Bitcoin. Di ba? So, ngayon wala pa. So, etong mga to nag-umpisa pa lang yung good news at talagang may isip natin na pataas pa lang tayo, nag-umpisa pa lang tayo, mga idol. No? Tapos, at bakit sa tingin nyo, ito medyo matindi to mga Lods eh. Bakit sa tingin nyo parang sawang-sawa na yung mga tao sa Amerika o kahit na dito sa atin, medyo halos may kaparehas din eh, na issue eh. Sa fiat currency, mga Lodi. No, kasi talaga nga, yung fiat currency, mga idol, is talaga nga nakukontrol o nagpiprint, na nakukurap, kumbaga nakukurap. Hindi ka tulad ng Bitcoin, hindi ka pwede magprint nun out of nowhere. Diba? Kasi limited lang at minamine kasi yung Bitcoin, mga idol. Hindi yun, basta pag gusto mo eh, magpiprint ka, walang ganun yun. So, pakinggan nyo lang to, mga idol, ha. We're borrowing money to pay our rent as citizens in our own country, and we're sending $100 billion to another country. Under what world is that a good idea? It's a terrible idea. The Federal Reserve Chairman has said the problem is urgent. Jamie Dimon, the head of JP Morgan Chase, has said the problem is urgent. Lahat, kumbaga maraming ano, marami ng mga eksperto yung nagsasabi na urgent na to eh, parang ganun. Nassim Taleb, the author of The Black Swan, has said it is urgent. You have all of these people, some who predicted the crisis in 2008, saying it's an imminent crisis. The debt crisis hangs over us. There's a danger of destroying the dollar and destroying our country. And leadership is concerned about making their plane to Kiev. Ito mga Lods, kung ikaw mayaman ka, marami kang asset, tapos yung US dollar yung pinaka-main na nahawak mo, dun yung asset mo, no? Tapos nakikita mo yung mga ganito na parang pabagsak yung US dollar, saan ka pupunta? Tapos makikita mo yung Bitcoin, yung cryptocurrency is paangat. Saan mo ililipat yung asset mo? Kumbaga pa, kung ikaw mag-iisip ka, di ba? Parang ganun yan. The Republican leader and the Democrat leader will be on a plane to Kiev, I'm assuming with champagne and pallets of cash. How much oversight do you think there is on pallets of cash? How much is stolen? Well, you'll never know because they have refused to have an inspector general. Di ba sabi nila, ano, may pera sa gera, hindi sa basura. may kasabihan din yun, pero... Yung pera, 'di ba? Pag may war, 'di ba? War is money, sabi nga nila, ayun yung war is business. Parang ganoon. So, ayun na 'yung matagal na sistema na kung gusto mo ng pera, kailangan natin ng war. Para makapag-print tayo ng maraming pera, ganyan ganyan, no? So, ngayon dapat hindi na ganoon kasi ano na tayo eh, tawag dito, nagbabago rin ang lahat, no? Nagiging modern.
Laos na yung ganun sistema, ano, para ano, para kumita ka ng pera, hindi na uso yung war. I've forced at least two votes on this. I've been advocating for over a year. I'm not for sending your money to Ukraine. But if you're going to send it, can we at least count how much is being stolen? Ukraine has been on the top 10 list for one of the most corrupt countries in the world. Oh, pangilan yung Philippines. Nasaan yan? Nasa top 10 din tayo niyan eh. And nobody's watching the money. We're No, so ayan ha, mga Lodi. So parang syempre yung mga mayayaman o yung mga tao dahil nga nakikita na nila yung totoo, kaya nga ginawa yung Bitcoin, mga Lodi, para ano eh. Para hindi, para sa mga corruption o hindi sa inflation, kumbaga sa inflation na. Ayan, pangontra inflation 'yan, mga Lods, no. So hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod, pero para sa akin, ang pinaka safe, no, na asset, isa kumbaga isa na sa mga pinaka safe na asset para sa akin yung Bitcoin, mga Lodi, no. Bukod sa syempre sa gold. Gold and yung tawag dito, yung lupa, di ba, yung mga ganon. So, syempre, Bitcoin na, isa na yan, makikilala na yan, mga Lodi. Tapos eto, matindi to, mga Lodi, Doge. Hindi to yung Doge na ano, di ba yung spelling eh. Yung Doge na coin ha. Reveals the first electric, first ever electric muscle car, mga idol, oh. Electric yan ha, pero muscle car. Dapat mali ha, hindi dapat pinag-isama yun ha. Oh. Ito yung itsura niya, mga Lodi. Tignan niyo yung sounds niya. Parang ano, no? Parang pusa. Parang sabi nga dito, sounds like a Hellcat. Ayan, sabi. No? Inaalan natin onte. Ayan, first look of the 2024 electric Dodge Charger SRT with an artificial exo sound. Parang musang, no? Sound ng musang. Mga ganun eh. Mga idol eh. So, ang angas niyan, mga Lodi, tapos electric, no? Tsaka kung titignan nyo, mga idol, yung parang bubong niya, malamang solar na yan. No? Solar yan, mga idol. Kaya, bihira mo lang siyang i-charge siguro, lalo na kapag nasa initan ka. Di ba? Oh, ang ganda, no? Bibili tayo niyan. Bibili tayo niyan, mga Lodi, pag may pambili na tayo, no? So ito. Check na natin yung mga coins natin ng Axie Infinity. Mga Lodi, check natin SLPs. SLPs, oy, dahil nga po umangat na tayo, medyo uptrend, no? 1.4, 1.74, no? Yung AXS natin. Where is it? Ayan. AXS. Oy, medyo nagbabawi pa lang, no? Pero ano na to? 700 na yan, no? 7 days. Oh, uptrend tayo. Positive tayo sa 7 days, mga Lodi. Ron coins. Ron coins natin, mga Lodi, nag-uptrend na naman. Grabe naman ng ating Ron coins. So, ayan, no? Ngayon lang yan, no? Oh, nag-pump, mga Lodi. Oh. 232. Sipin nyo ha, mga Lods ha. Baklang natin ng 1 year to ha. Nakita nyo 20 pesos oh. 23. No? Oh, 23 pesos. Ngayon, 200. Positive na ng 200. Mahigit putik yan, no? Sarap yan, no? Kung nagtiwala lang talaga, kung halos lahat ng asset ko nilagay ko dito, milyonary na ako siguro. Meron na tayong 1 million plus. Kaya lang, syempre, iba-iba yung tinataya natin eh. No? Pero profit na tayo dyan sa ating, ano, sa ating Ronin, no? So, Ron na coins natin. So, ayan. So, ilang minuto na ba tayo? Baka ang haba, ano? 24. Sige, basa tayo ng comment, mga Lodi. Onti lang naman yung ating comment eh. No? So, ayan. So, check natin ang inyong mga comment dyan. Sagot-sagot tayo. I-like nyo yung video natin, mga Lodi, ha? Ayan. So, shoutout tayo.
Si Andrew Salbellion, sana aabot ng 0.3 ang SHIB sa bull run. Sana nga, no? Oh, ayan, sana nga mga lodi. Sabi niya rito, 0.007 SHIB all-time high first quarter ng 2025. So, ayan, kahit ano, basta ano, tumaas, no? Si Alvin yan. Jerry Beneventura, shoutout sa'yo. Si Vic, ayan, shoutout sa'yo. Jan, huwag masyadong greedy. Sige ka. Greedy ba ako? Kung greedy ako, edi sana kinuha ko na yan. Nasa 50K pa lang, kinuha ko na yan. Ganun yung mga greedy. Kumita pa lang. Sabi ko nga, kahit maubos to eh. Di ba? Di ko na, kumbaga, hayaan ko siya eh. Di ba, mga idol, no? Alam niyo naman yan eh. Hayaan lang natin yan. Ayaw mo lang atan lumaki eh. Ang daming ano eh. Ang daming ganun eh. Kunin mo na yan, kunin mo na yan. Kasi ayaw nilang lumaki, makitang lumaki. Mga lodi, medyo naiingit sila. Hindi, joke lang. Ayan. Si John dyan yun. J. Rica Plaza, wag mo na i-content Axie. Wala naman kwenta yon. Kung walang kwenta, di wag ka maglaro. Wala naman nag-ano siya eh. Di mo, oh, sabi nga nila eh, kung ayaw mo, bahala ka. No? Ang pangit niya, kung marirealize mo na sana naglaro ka eh, kung kailang matataas na lahat. No? Yung nga palang, ano pala, nagano ako. Sabi ko, kala ko kasi walang kwenta eh. Gaganon ka ngayon, no? Ikaw, bahala ka dyan, mga lodi. Discarte mo yan. Pero wag mo kong utusan na wag kayo content yan. Boss, bakit ha? Yun, sorry, boss. Pero content ko pa rin. Ayan. Si Matic Like, boss. Ayan, si Hasselhard. Yan, shoutout sa'yo. Salamat sa pag-like, idol. Automatic kay Hasselhard dyan. Sana sa iba rin, automatic. Ayan, tatakbo na ang toro. O, ayan, magbubul na raw, sabi ni Skylab. Ayan, Maria Katrina. Katrin. Rosita, ayun, kailan daw yung dump? Hindi natin alam eh, mga lodi eh. No, kasi ibang-iba nga yung takbo. Alam nyo ba na walang makakahula ngayon sa mga galaw ng chart kasi ngayon palang umabot sa ganito kataas yung Bitcoin. So, ngayon palang umabot ng 73. Once na umabot na ng 74, 75 yan, hindi na alam kung saan yung resistance saka yung support kasi nga, bago lang tayo sa ano to sa mapa na to. Kumbaga kaka-explore lang sa mapa na to. Mga idol, no? Kasi ngayon lang tayo nakarating dito. So, marami pang pag-aaralan diyan. Mahirap mag-ganun diyan, mag-predict mga lodi kaya mag-iingat kayo sa trade. Mga idol, no? Ganun 'yan ha. Huwag kayong masyadong ano, magpadalos-dalos. Ayan, no? Si magbabakasyon yung grande si idol sa man. Hindi naman, mga lodi. Medyo pupunta lang tayo sa mga pinsan-pins. Mali, ano lang, stroll lang. Tagal ko nang walang rides eh. Namiss natin mag-rides, mga lodi. Balato, balato daw, sabi ni Clavis. Shoutout kay Clavis ha. Magkano price yung red na pinakamataas sa rainbow idol? Pag mga ganon sa rainbow chart, mga lodi, siyempre, yun yung mga all-time high na, hindi na natin alam yung, wala-walang ano yun eh, wala namang nakalagay na price doon. So, depende na yun kung gaano kataas aabot yung bull, yung market sa bull run, di ba? Kung gaano siya kalupit abutin yun, baka lumampas siya doon, di ba? Hindi natin alam. So, walang nakakaalam mga lodi. Si Verifier, si Aspera, ako nagchat-chat ako ng coin dito. Yung hindi pa nagpa-pump yung Bonk at Floki. Congrats dun sa sumabay sa Bonk. Paldo yun. Now, do your own research nyo. Kishu meme coin da. Kishu meme coin pa din. O, ayan. Sabi ni Aspera. Number 37 na ako nag-like. May work pa kasi kanina, Lods. Kakapanood ko lang. O, ayan. Shoutout sa'yo, idol. No? Ayan. Salamat sa pag-like mo sa ating video at pananood. Mark Tonix, 82K daw, BTC, mga lodi, bago mag-having event. O ngayong buwan, no? Isipin nyo ngayong buwan, no? Next month pa yung ating having event, pero ngayong buwan, na tinatamaan na natin yung iba't ibang all-time high. Mga lodi, ganun kabago yun. Ganun kabago yung map na nila na tinatahak natin, no? Junel Nile, shoutout sa'yo. Ganun talaga, lods. Dapat may kontrabida para healthy yung trading. Pangit naman kapag walang nakalong. Tama. No, kasi yung mga kinikita nyo, galing yan doon sa mga natatalo. Ganun yun. Napaka-volatile, grabe. Salamat sa review, Lods. Ayan, si Ronwell. Shoutout lagi dyan. Andrew. Ilang leverage mo dyan, idol? Times 50 yan, idol. Ayan, saan ba nakalagay yun? Ayan, no? Times 50. Times 50 yan, Lodi.
Ayoko na mag times 100 times 25. Grabe na yun, mga lods. Ayun na yung mga greedy talaga. Minsan ko lang ginagawa yun. Mike Koy, ayan, shoutout sa'yo. Kuya Jeblo, saan po ba magagamit yung reward points sa BitGet? Once na makakuha ka ng reward points, pwede mo siyang gamitin sa trading. Idol, no? Ilipat mo siya sa futures, mga lodi, or di ko lang kung automatic na siya po. Hindi ko pa kasi niretrieve yung aking reward. Pero magagamit mo yun sa futures, hindi mo yun maano ha, ito paalala lang ha, hindi mo siya makukuha, mawi-withdraw. Pero, kapag ginamit mo sa futures, tas nanalo ka, yung panalo mo, ayun yung mawi-withdraw mo. No? Pero yung binigay sa yung bonus na reward, hindi mo siya mawi-withdraw. Pwede mo lang siyang gamitin sa future trading, no? Si Ryan yan, Martinez, shoutout. Si Harvey, wag ka na mag-pull cash out, kurot-kurot na lang, wala pa tayo sa all-time high. Oo, naisip ko nga din yun eh. Yung bawas-bawas lang ako sa panalo natin, mga lodi. Di ba dito yun, pag kinlose mo, tatanungin ka, chong-cheng-chong lahat ba, ganyan-ganyan, parang ganun yun eh. Pero hindi ko pa tinatry eh. Mga idol eh, hindi pa natin tatry. So, hindi pa naman natin kailangan, so hayaan lang muna natin. Malay nyo, mamayang gabi, tamaan na, ibang all-time high naman yung tamaan natin, di ba? 73.5 naman, no? Kaya, ano, 75, no? 74, ayan, lapit na lang yan, mga lodi, oh. Oh, 74, pag tinamaan natin mamayang gabi yan, malamang, gaganon ulit yan, tapos, magsusunod na araw, 75 naman, laging ganun, no? So, ayan, meron na tayo, eh, meron na tayong idea, ganun yung nangyayari, eh. Mga lods, eh, di ba? So, ganun din dito na, no? Oh. Nung nag-72, medyo humaba nga lang. Oh. Di ba? So, ayun mga Lodi. Maraming salamat sa nun. Sana kahit pa paano enjoy nyo yung ating update ngayon. Overall, grabe. Sasakupin na ng Bitcoin ang mundo. Mga Lodi, napakayabang na ng mga may malulupit na Bitcoin. Lalo na si Michael Saylor. No? So, sa atin, bullish yan mga Lodi. Maraming salamat. Kita-kita sa bukas mga Lodi. Magandang araw sa inyo at what's up? What's up? Wait, I got something to tell you.